report. Tatlong makapangyarihang sangkap. Tatlong sangkap ang kinikilala sa pagiging spiritual powerhouse ng mga evangelistic meeting sa New Zealand, na sa ngayon ay patuloy na nagbubunga. Ang mga sangkap ay Panalangin, Total Member Involvement at Hope Channel. Ang mga kaanib ng simbahan ay nagtitipon tuwing ika-anim ng umaga kada linggo sa loob ng 5 buwan para manalangin para sa pagpuspos ng banal na espiritu sa mga pagtitipon. Nanguna din ang mga kaanib sa 4 at kalahating linggo ng mga pagtitipon at kanila ding iniimbitahan ang kanilang mga kaibigan at mga mahal sa buhay. Ngunit ang nakakagulat na sangkap ay ang television ministry na tinulak ng Hope Channel. Ang mga kaanib ng simbahan ay nagtuon sa kanilang mga kaibigan at kamag-anak. Ngunit ang malaking sangkap ay maraming tao ang napagtuunan dahil sa Hope Channel. Ang sabi ni Clifton Glasgow na siyang tumulong sa pag-coordinate ng 15 lugar na pinagdaungan ng mga pagtitipon. Nasa 200 katao ang nabautismuhan sa mga pagtitipon na ginawa. Narito ang 4 na istorya. Tracy. Si Tracy, isang single mother ng 5 niyang anak, ay mayroong problema sa pag-abuso ng masamang gamot nang siya ay hinikayat ng kanyang ina na manood ng Hope Channel. Habang si Tracy ay nanonood ng mga programang nagtataas kay Jesus, ang banal na espiritu ay nagsimulang kumausap sa kanyang puso. Hindi nagtagal nang siya at ang kanyang ina ay nagtungo sa simbahan. Si Tracy ay nagpa-Bible study at hininto na ang paggamit ng pinagbabawal na gamot. Ngayon siya na ay napabinyagan. Siya ay nag-aaral ng pagiging high school teacher. Siya ay laging napaka-positibo. Paglalarawan ni Clifton, makikita mo ang kagalakan ng Panginoon sa kanya kapag siya ay nagsalita tungkol sa Diyos na parang ang Diyos ay kapiling mo. Owen at Tina. Si Owen, isang retired at community leader sa Auckland's Waiheke Island, at kanyang asawang si Tina ay naging kumbinsido tungkol sa mensahe ng muling pagdating ni Jesus matapos nilang manood ng Hope Channel at iba pang mga television channel ng mga lokal na Adventista. Kanilang nilalagay ang mga contents sa DVD at pinapakalat ito sa isla. Sila din ay ipinanalangin ang isang simbahan na nagtingin sa mga properties. Iniisip kung paano ipagkakaloob ng Diyos ang isang building. Nang ang mga church leaders ay nagsimulang magplano ng evangelistic meetings, sabik na nag-volunteer sa paghahanap ng community hall at iba pang mga kinakailangang gamit si Owen. 30 katao ang napaabutan nila ng mensahe. Karamihan dito ay hindi mga Adventista. Pagkatapos, si Owen at Tina ay nabinyagan, kauna-unahang mga miyembro ng simbahang itinayo sa Waiheke. Ang iglesyang ito ay isa sa 2 na itayong simbahan sa pamamagitan ng evangelistic meetings. Heath at Simone. Si Heath, isang eksperto sa martial arts, ay nagsimulang manood ng Hope Channel kasama ang kanyang asawa na si Simone. Nalaman niya ang tungkol sa Hope Channel mula sa kanyang katrabahong Adventista sa construction company kung saan siya nagtatrabaho. Si Heath at Simone ay nabighani sa mga program ng Hope Channel at ang kagustuhang magkaroon ng relasyon kay Jesus ay namuo sa kanilang puso. Ang mag-asawa ay nagsimulang dumalo tuwing Sabbath service worship at sila din ay dumalo sa evangelistic meetings. Sila ay nabinyagan sa evangelistic meetings na ito. Audrey at Don. Ang may edad na mag-asawang sina Don at Audrey ay napadpad sa Hope Channel sa kanilang panonood ng TV. Sila ay namangha sa kung gaano kalapit ang turo ng Adventista sa kung ano ang nakasulat sa Biblia. Sa kanilang simbahan, mayroong mga turong lihis mula sa prinsipyo ng Biblia. Napagpasyahan nilang subukan ang iglesia ng Adventista. Nagsimula sina Don at Audrey na dumalo sa lokal na simbahan ng Adventista sa kanila. Sa kanilang pakikinig sa evangelistic meetings, napagpasya nila na maging mga kaanib. Sa kanilang paghihikayat, ang kanilang anak na babae na nakatira malayo sa kanila ay nagsimula na ding dumalo sa mga simbahan ng Adventista. Si Don ay aktibong nangihikayat ng mga tao na manood ng Hope Channel sa pamamagitan ng pamimigay ng mga leaflet sa mga ospital at iba pang mga lugar. Ang Hope Channel ay naging integral na bahagi ng pagpapatotoo, sabi ni Clifton. Nagbibigay ito ng magandang platform para ibahagi ang magandang mensahe ni Jesus sa sanlibutang nangangailangan ng pag-asa.
Maraming salamat sa inyong 13 Sabbath offering noong 2016 na tumulong sa Hope Channel na maging isang free-to-air channel na umaabot sa mga tahanan sa New Zealand. Ang inyong 13 Sabbath offering ngayong quarter ay tutulong dalhin ang Hope Channel Television at Hope FM Radio sa Papua New Guinea.